makaka-claim. Ah, kailangan talaga pala iayos pa rin yan, ano? Opo, sino ba talaga ang claimants doon? Kailangan po ding iayos yon kung ganon. At tapos kung ipapamahagi mo isa-isa, wala pong mangyayari, barya-barya na lang po kapag pinaghiwa-hiwalay. So, ibig sabihin ba ang NAPC talaga ang kabuuang nag-handle nitong issue na ito? Isa lang po ang NAPC. Ayun. Dahil nga sa pakikipagkonsultahan natin sa mga sektor mismo, ang NAPC together with DA, Department of Agriculture, at saka yung Philippine Coconut Authority, at saka nakikipag-ugnayan din tayo sa opisina ni dating Senador Wigberto Tanyada, at nakikipag-ugnayan din tayo sa PMS para pag-usapan yung buong prosesong ito. Hindi pa po pinag-uusapan yung paggamit ng pondo kasi ang tagubilin po dito ay dapat makapagbuo ng isang maayos, matino at saka progressive na industry plan, coconut industry plan, kasama yung social preparation sa mga magniniyog. Dalawang bagay po kasi yun eh, plano sa industriya at saka plano sa mga magsasaka mismo, paano sila aangkop doon sa industry plan. Okay. NAPC po ang bahala sa sektor. Yan. So kung may mga nais magtanong, pwede bang ipaabot namin sa inyo yung mga katanungan nila, ASEC? Ay, pwede po ma'am. Tapos maaring ipaabot nila, tapos sasagutin namin, ipapadala namin sa inyo para kayo mismo, pwede nyo i-discuss over the air, over your program, yung mga kasagutan po kahit hindi kami ini-interview, pwede ko kami maglabas ng Q&A on Coco Levy. Oo. At saka, naku, marami, dapat nga, nagpo-programa kayo dito sa amin, eh. Parang isang one-hour slot once a week, di ba? Ay, welcome naman po. Pwede tayo mag-set ng isang definite time for NAPC, one hour a week. Oo. At palagay ko po, iba-ibang mga officers o officials ng NAPC ang pwedeng, at mga official din ng sector kasi may tinatawag tayong sectoral rep na appointed mismo ng ating Pangulo na pwede niyo pong makapanaya, ma-interview over the, kumbaga once a week, pwede din sila. So, makakapakinig po yung ating mga kababayan ng iba-ibang concern, iba-ibang issues na tama. Tinatrabaho at pinagpapaguran, pinagtatrabahuhan ng mga sektor at NAPC officials. Yan. Kasi madalang, di ba? Madalang ang mga balita tungkol sa NAPC. Akala nila kasi, totoo, di ba? Akala nila ang NAPC, siya yung may hawak ng pera. Ay, hindi po. Halimbawa po, sa patubig, potable water para sa LGUs. Ibig sabihin po noon, programa ng malagyan ng halimbawa ng safe at maayos na tubig para mainom para mabawasan ng sakit. Ang may hawak po ng programa na yan ay DILG kasi LGU, DOH kasi Department of Health kasi tungkol sa potable water at pag-iwas sa sakit at NAPC para sa partisipasyon ng sektor. Kami po ay nagtumutulong sa pagpili ng LGU, yung mga poorest. Pero hindi po kami ang may hawak ng pera. Ito po ay diretso sa LGU. Yan. So, kayo ay namamagitan sa dalawa, ano? Parang bridging the gaps, parang ganyan. Tama, but anyway, tama po. So, ASEC, yung sinasabi mo kanina yung end bank na nangyari nitong nakaraan, kamusta po? Ayun po, unfortunately, hindi po natuloy ang bank ngayong Pebrero dahil sa ang daming nangyari nga sa NAPC nung mga nakaraan, halos sa sunod-sunod yung press conferences, yung mga dialogue sa mga nagraling magsasaka, tapos dialogue din sa iba pang mga sektor ng magsasaka at ibang organisasyon para lang mabuo talaga itong plano sa Coco Levy. So, na hindi po natuloy itong unbank, hindi na final schedule. Pag-uusapan pa po sa pagitan ng opisina ng Pangulo at saka ng opisina ng ating Secretary, si Secretary Rocamora, kung kailan po maayos at masinop na ituloy ang unbank. Pero dun sa mangyayaring unbank na to, ay ano po ang laman? Ang laman nitong iaharap natin sa Pangulo? Dahil ito po ay magiging kauna-unahang unbank meeting ng sektor sa presidente at magtatagpo po ang mga basic sectors and the government agencies, ang balak po ng ating vice chair for the basic sector, si Attorney Marlon Manuel, ay marinig ng Pangulo yung 14 basic sectors. Marinig lamang muna niya kung ano yung mga
basic and essential or issues na priority nila. Para bang ano, magpapakilala yung sektor, halimbawa sa sektor ng kabataan, ito po yung aming priority agenda, mga tatlong priority agenda. Down the line po, mula sa kabataan, kababaihan, persons with disabilities, senior citizen, parang gusto lang mapakita kay Pangulo na itong 14 sectors na to ginagalawan ng NAPSI at meron tayong itinataguyod na mga priority agenda nila sa usapin ng pagsusulong ng batas, halimbawa, or paggawa ng batas o mismong issues sa LGU or issues sa budget. Ganun po, parang magpapakilala sila at the same time, dala-dala nila yung most crucial and most emergency, urgent issues of the sector. So, sa malamang po, we're looking at 14 sectors, 14 times 3 issues. So, medyo malaki-laking kwentuhan po. Oo, parang tsikahan, ano? Parang ganun. Para naman makita din ng ni Pinoy kung ano, halimbawa, ito na ang crucial sa amin ngayon. Medyo panalo na kami dito sa aspeto na to, pero dito sa aspeto, kulang pa po. Parang ganun ang iniisip ng ating vice chair na daloy or tama, flow of discussion sa anbang. Kasi pagka nagkakaroon ng ganung usapan, medyo lalalim na yun pagdating sa dulo, eh, di ba? Opo, opo, oo. At iniisip sana ng sector after this, maging mas masinsin. Halimbawa, matupad yung every quarter or twice in a year sana na meeting sa Pangulo. Mm-hmm. So itong isang text sa atin ay ito na nasa kamay ko na. Ito ay mula sa Taguig. Isa akong sector representative sa LPRAP Taguig. Natapos na po namin ang budgeting for 2013. Hanggang ngayon ay wala pang linaw kung kailan ang actual implementation. Pagkatapos po, nasa planning na kami ng 2014. ASEC. LPRAP po, ang pinag-uusapan nila is Local Poverty Reduction Action Planning. Ano po? Opo, opo. Opo. Taga-LGU po ba siya o taga-sector Sector siya, oo. Oh. Ang planning process po kasing ginagawa ngayon is for 2014 na. Yung kasing for 2013 na budget, natapos na po yan last year and hopefully ma-release ang fund na dagdag on top of the IRA, ma-release ang dagdag na fund na yung panahon na to. Hindi ko lamang alam kung sakop yan ng ano, ang tawag dito, na hindi pwede mag-release because of the elections. Meron po yatang ganung batas, no? Pero yung pag-uusapan naman po ngayon na proseso is para sa 2014. So, ang namamahala po niyan ngayon ay ang DILG. So, DILG na. Opo. Ang NAPSI naman ay tumutulong sa convergence with the sector ng LGU. So talagang ang 2014 ay pinag-uusapan na, ganun pala yun. Opo, ngayon pa lamang po sinisimulan ang pag-uusap sa 2014. Pero in 2013, definitely lalabas din to, marirelease. Opo, marirelease yan, is either before ng campaign period siguro, hindi ko lang alam ang rule ng DBM, or after the elections ay mailalabas na ang pang 2013. Kasi sabi nila, kasi po akala namin ay hindi na masisimulan dahil matagal na kami nagpaplano. Ay, masisimulan po. Binuo lamang ang mga regional teams, regional anti-poverty reduction teams. At pagkatapos po, isusunod na yung municipal level with different agencies po ito, with LGU and sectors. Tapos ilalodge nila yung plano nila sa iba-ibang ahensya. So, ito pong budget process po na ito ay pang 2014. Ah, so talaga normal pala na mabudget at pag-uusapan yan. Yan. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede kayong magtanong sa amin dito. Ipadala lamang po ninyo sa amin. So, yung isa pang tanong dito ay, kamusta na po yung Magna Carta of the Poor? Tama ba? Tama po. Magna Carta of the Poor po. Hello, Miss. Yeah, narinig ko po kayo. Apo. Yung Magna Carta of the Poor po, di ba merong
napasa sa third reading sa lower house. Nag-interview naman po ang NAPSI sa lower house. Nagpadala tayo ng ating mga komentaryo. Kagaya din na nagpadala ang cluster, ang Human Development and Poverty Reduction Cluster. Ito pong sa Senado naman, sa proseso po ay nakonsulta tayo bago mag-second reading. Pero nung nag-third reading, napasa na ito at nagkaroon na sila ng bicameral conference. Oo. Ang alam ko po ay aprobado na ito at nag-iintay na lamang ng approval pirmahan ng ating Pangulo. Pirmahan ng Pangulo, ganun. Aba, maganda. Pero para sa karamihan din ng iba, lalo yung mga nakikinig sa atin sa abroad, ano nga ba yung pinaka-ano nitong kabuuan nitong Magna Carta of the Poor? Ano yung mga main highlight dito na makikinabang talaga yung mga mahihirap? Opo, ang pinakamaganda dito kasi pag sinabi nating Magna Carta, ito po ay mga kalipunan ng mga karapatan, parang mga Charter of Rights ng iba-ibang mga sektor ng mamamayan sa Pilipinas. At sinasabi po dito na dapat ang mga mahihirap ay assured ng kanilang five basic and fundamental rights. Kumbaga, right to food, right to shelter, right to employment, ganyan, right to education, and right to housing. So, yan po ay mga provision na nagsasabi na kahit sinabi ito sa konstitusyon, ay dito naman sa Magna Carta of the Poor, ina-assert niya ulit ito at sinasabi niya ito na meron silang mga dagdag na karapatan at dapat ang gobyerno ay gumagawa ng programa para maiangat ang kanilang kalagayan. So, may mga sinabi po dito na mga mga definition ng mahirap at mga datos tungkol sa kanila at mga dapat na ginagawa ng gobyerno na programa para sa kanila. So, dinefine po dito ang iba't ibang sektor at sinasabi na pinamumunuan dapat ng gobyerno at mga ahensya ng gobyerno ang pag-define ng mga programa para sa kanila. At sinabi rin po dito ang mga funding proposals, halimbawa ay yung mga kita sa PCSO or kita sa mga assets ng pamahalaan, nabawing assets o napagbentahan ng assets ay dapat gamitin ang ilang porsyento para sa programa sa mahihirap, ma'am. Yan. So, hindi dapat na kuhanin yan para sa mga politika, no? Hindi po. Kailangan maganda rin po na may batas kasi na-assure na dapat may kumakalinga at merong mga nagda-draft ng mga programa batay sa Magna Carta of the Poor. Kumbaga meron tayong nag-a-anchor sa takbo ng mga ahensya at sa pagbabudget sa pinansya kung saan dapat ilagay. Para po yung yung GAD, Gender and Development. Sinabi po dun sa GAD na ang 5% ng budget ng buong LGU or kahit na anong agency ng gobyerno ay dapat mapunta sa usapin ng gender and development. Mm-hmm. At sinedefine po doon kung ano ibig sabihin ng gender and development na hindi lamang ito mapupunta sa mga beauty contest, halimbawa ng asawa ni mayor. Hindi po ganun. Hindi na ganun. So, hindi po ganun. Dati, ganun ata dati. Ha? Dati, ganun yata. Oh, mga luntian, mga ano yata dati mga pagka merong parang beautification. Kukuha na lang basta-basta. Miss Beautiful, di ba? Hindi po ganun ang gender and development. Ito po ay tungkol sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan tsaka empowerment ng kababaihan para sila ay maging active citizen ng kanilang LGU. So, binibigyan po sila ng karampatang pondo ng gobyerno para sila ay makapag-participate. So, dito naman po sa Magna Carta of the Poor, merong parang sinasabi dito na ma-assure na ang national budget ay maglaan ng pondo para sa pag-angat sa kahirapan o programa para sa anti-poverty. Sa usapin ng anti-poverty, ano-ano mga ahensya ang involved dyan pag nakapatoon din sa Magna Carta na ito? Marami naman po dito, ang sinasabi dito ay mga relevant agencies, inisa-isa yung malalaki, pero hindi na nilahat. Kumbaga parang requirement para sa mga sektor. So definitely, lalo na yung mga asset reform. Sa DA, DAR, syempre yan yung malalaki . Tapos sa skills, syempre yung TESDA. Pagkatapos yung
yung iba pang sektor na apektado masyado itong dole, di ba, marami itong informal sector. Oo. So, hindi ko matandaan kung inisa-isa yung agencies, pero ang sinasabi dito, relevant doon sa five major rights, mukhang itong mga malalaking ahensya din na to, ang magiging katrabaho nitong pag-implement ng Magna Carta. Itong isang last na lang to, ASEC, sa Magna Carta of the Poor, kasama ba ang NAPSI na isang ahensya na susuporta dyan? Actually po, dapat maging pangunahin ng NAPSI. Kasi itong Magna Carta of the Poor, ang sinasabi nga ni Attorney Manuel, ay hindi siya dapat maging in conflict sa RA 8425 o yung Social Reform Act. Di po ba yung ating... meron po kasi tayong Republic Act 8425 na siyang nagdoon ng NAPSI or yung Social Reform Agenda. Hindi siya dapat mag-conflict doon. Dapat ay magpalakas ng batas ng RA 8425, magtulungan sila para yung agenda ng mga sektor ay pangunahing maitaguyod ng NAPSI. Ang NAPSI po ay kasama sa gagawa ng IRR nito, Implementing Rules and Regulation. Ang NAPSI din ay kasama sa ng DSWD sa pag-target, yung system of targeting ng mahihirap. Ang NAPSI din po ay katulong sa ng ibang ahensya na magsasagawa ng mga survey or mga pag-administer at pagkuha ng mga datos kung ilan ba ang mahirap. Yung statistics po, meron po tayong mga ahensyang gumagawa niyan, pero ang NAPSI from time to time ay tutulong kung ano ang mga kinakailangang makuhang datos. Kasi syempre, bago ka makapagsagawa ng programa po, kailangan meron tayong datos na scientific po para alam natin kung ano yung mga programang ating gustong gawin. Yan. So with that, kami po ay nagpapasalamat, ASEC Gina, sa inyong maswerte naman kami at kayo pa ang tumawag. Kanina pa namin kayo hinahanap. Well, anyway, yan po yung mga paliwanag ng National Anti-Poverty Commission. At syempre, ang promise niya, kapag may mga... kayong katanungan o may mga gusto kayong ireklamo, pwede tayong dumiretso sa kanila at magsabi ng mga problema hinggil sa usapin ng mga mahihirap. At syempre, yung NAPSI, of course. Opo. Maraming salamat din po. Tapos, yun po, very open kami anytime sa tawag nyo or magpadala ng mga tanong. Sasagutin po namin, hindi lang po ako, maraming mga... iba-ibang mga proyekto ang NAPSI ngayon, programa na pwede pong sumagot sa katanungan ng ating mga kababayan na nakikinig. Mm-hmm. At nanonood. At nanonood. Kaya lang hindi nila ako nakikita, tama ba? Iyan natin yan, panoorin mo yan sa YouTube, makikita mo yan pag inayos na namin yan. Ay, ganun ba? Oo. Minsan pupunta po ako sa istasyon ninyo para makita din nila ako. Oo nga, talaga. Kasi alam mo, marami katanungan sa amin, ang mga nanonood sa atin, lalo na ngayon may naka-tune in sa atin o may naka-view sa atin ngayon na 2,000 plus na mga nanonood sa atin, di ba? So ito yung mga katanungan nila at interesado talaga sila na malaman talaga ano nga ba itong NAPSI. Kaya sa mga susunod po mga kababayan ko, mga kakampi ko, ay iaano natin dito talaga, magtatagalaga tayo ng araw, oras sa NAPSI. Message from ASEC? Apo, magandang hapon po ulit sa kanilang lahat. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin na magsalita or makapanayam ngayong hapon. Sana naman po nakapaglinaw ako kahit kaunti ng ginagawa ng National Anti-Poverty Commission. Sa susunod po, maaari niyo din sigurong marinig o malaman ang ginagawa ng NAPSI sa formal labor and migrant workers, kung anong mga konsultasyon at laman ng konsultasyon na kadalasan ay pinag-uusapan ng mga leader ng migrant workers, lalo na po kayo, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Okay. Magandang hapon po ulit. ASEC, pahabol. Kasi ito pa kasi habol ito sa text eh. Ito sinasabi nila, kasi daw, yung mga migrant workers... hindi masyadong isinasali sa mga sa mga activity ng NAPSI. Hindi naman daw sila mayaman. Okay. Oo.
So sige, pag-uusapan po natin yan sa council meeting ng migrant workers. Pero kasi po, ang activities naman ng NAPSI, more on consultation kasi, di ba, Ms. Fe? Kasi ang ano natin, yung mga sektor at mga organisasyon, yung mga leader nila, nakakakonsulta ng NAPSI. Ngayon po, yung naman ng konsultasyon, ay ano ba yung mga problema ninyo? At after consultation po, sa pamamagitan ng mga konsultasyon na ito, hinahanapan natin ano yung mga possible solutions and strategy dun sa problema. At yung pong mga mabubuo natin na mga proposal sa solusyon, ayun po yung pinapadala natin o inilalagay natin sa mga konsultasyon ng NAPSI with the poverty cluster or human development cluster. At yun po yung tinitiyak natin na makarating sa iba-ibang ahensya o makarating sa Pangulo through the unbank meeting. Mm-hmm. Kaya yung pong proseso ng NAPSI ay isang proseso na hindi lamang po tumulong na parang may problema ngayon, bukas solusyon. Hindi lang naman po ganun. Ang solusyon po niya ay tinitingnan kung hanggang policy level, ano kaya ang mas makakapagpabago dito sa mga problemang ito sa usapin ng polisiya at sa usapin ng programa ng iba-ibang government agencies. Halimbawa, may problema sa DOLE or may problema sa OWA. Tama ba, OWA? So yung NAPSI po pwedeng makatulong sa pagsusulat ng mga problemang ito at sa mga possible solutions na galing sa konsultasyon namin sa sektor o kanilang mga leader. Yun. So, hindi po yung solusyon ng NAPSI ay magbigay ng pondo para magamit sa kahirapan. Hindi po ganun. Kundi ang solusyon po niya ay ano kayang strategy or ano kayang polisiya ang pwedeng mabago or pwedeng idagdag para nang sa gayon yung mga nasa executive o yung mga nasa LGU ay matulungan natin na tumulong din sa inyo. Yan. So maraming maraming salamat. Yan po si Sec Gina De La Cruz ng NAPSI. Thank you very much po. Thank you so much din po, Ms. Pe. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi po.